Okay, ah. Ito matawag na agad. All right. At syempre, ang pangako ng Radyo Negosyo sa inyo eh ang taong 2010 ay para sa mga empleyado na gustong kumita. Na hindi kailangan mag-resign sa trabaho. Kasi nga nung una kedo, takot sila sa atin kasi parang feeling nila pag nagnegosyo, kailangan sila mag-resign. Ay, totoo. Haalis sila sa kanilang comfort zone, patay kang bata ka, hindi nila gagawin yon. Totoo yun. Kaya gagawin natin, papa-asensohin natin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga negosyong pwede nilang gawin habang sila ay nagtatrabaho. Magandang gabi kay R.S. Francisco, aking kaibigan RS, hi! Magandang gabi, Carl, Chinky. Yeah, at sa lahat RS ng nakikinig ng DZMM. RS, gaano ka nakatagal sa networking business? Nasali ako sa networking noong 2004. Alright. 2004. Inintroduce siya sa akin ng isang kaibigan ko. Ang linya ng trabaho ko po ay sa advertising. Since 1996. Mm-mm. Simula 1996 hanggang 2004, sa advertising lang po ang ano ko, mm-mm, ang mindset ko. Hanggang sa 2004, pinakilala ako ng isang kaibigan ko sa isang taong nagne-networking. Nakita ko yung, ang una impression ko pa nga nun, Carl, Chinky, nako, illegal yan. Racket, parang ganon. Tigilan niyo ako niyan, at papahuli ko kayo. Mm-hmm. Ganon yung unang sabi ko. Okay. Tapos, medyo close-minded, which is natural naman sa Pilipino, di ba? Medyo close-minded, syempre, pinaghirapan ko yung pera ko eh. Mm-hmm. Ayoko basa-basa ilustay. Kaya nga ayaw magnegosyo eh. Tapos, biglang, pinakita sa akin yung presentation, nakita ko na, oo nga, kaya pala ganito, 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 kaya kakita ng malaki, ganito, 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 ganito. Tinry ko. Tapos from then on, doon na bukas yung isipan ko na okay lang na may trabaho po ako bilang sa advertising. Meron akong ginagawang trabaho sa advertising. Pero on the side, meron po akong sideline na multi-level marketing or networking. Networking, ayan. Yes po. Mamaya, teka, hindi na pala mamaya, ngayon na. ngayon na. Tara na. Napakaraming nagte-text dito, no? Yan lang. At syempre, ang Radyo Negosyo po, ang gusto namin gawin ay abangan ninyo yung mga ganitong klaseng kakaibang mga negosyo. Kasi akala ng ibang negosyo, magtatayo ng karinderya, magtatayo ng sari-sari store, hindi lang po ganun. Kasi pwede nating pasukin itong mga ganito. Pangako namin sa isang araw, one of these Saturdays, lahat naman ng mga direct selling. Yung mga branded, yung mga from Boardwalk to Avon to Natasha, pagsasama-samahin natin dito. Napakaganda nun. Gagawin natin yan. Isa naman pangarap ko, basta marami po kami naka-line up, at ito nga inuna ko, yung networking, dahil ang nakita ko nung minsang inimbitahan mo ako sa opisina mo, ang opo ka dyan. Opo, Kuya Carl. Ako, baka mapatay yung mic mo. Nasa akin ang control ng mikropono mo, RS. Namapatay yung mic ko. RS, ang nakita ko mga estudyante, college students, saka uniform pa. Marami nga doon, kilala ko kasi mga nursing. Sabi ko, anong ginagawa dito? Sabi ni RS, kasi kinidnap lang ako niyan. Hindi ko alam na pupunta ako doon. Explanation niya kasi yung Life Center, isa sa napakagandang spa na napuntahan ko dati. Okay. Talagang nung tinayo ko yung front row along with my partner si Sam, sabi ko gusto ko makapartner ko yung Life Center na yan. I'll do everything para makasama ko yung Life Center. Naging partner. Dinala ko doon. Kinidnap ako. Yan naman yung uso sa networking. Bigyan mo tayo sini, kain tayo sa labas. Tapos mami ang konti, nandun ka na. Nag-present na. Ay, maya-maya pagdating ko doon, sabi ko, ang daming pagpasok ko, hi sir, hi sir, ano ginagawa niyo dito? Sir, nagninegosyo. Ha? Then tell us more. How networking, ikwento mo muna paano yung sistema ng networking. Actually, let's start off with the premise na, is networking good or bad? Kasi di ba, basically, I'll take it from... Teka muna, what is networking muna? Networking is actually parang it's a way of selling your product na against the grain, meaning hindi ka nadadaan sa mga above the line advertising. Kasi syempre pag gumamit ka ng mga endorsements ng endorsers, magbabayad ka ng million-million, doon mapupunta po yung budget. Magbe-place ka ng airtime sa TV or kahit sa radyo, meron pa rin budget doon. Ang networking po, sa kabilang ruta po siya dumadaan, meaning po yung budget po ng advertising, imbes na pumapunta sa isang artista o sa isang malaking TV show o ano na ibabayad na million-million, napupunta po as commission ng mga ahenteng nagbebenta ng produkto. Carl, ang sinasabi niyang above the line para sa mga nakikinig sa mga radio. Sorry. Define above the line and below the line. Okay. Ang above the line kasi, yun yung traditional na nagpapa-ano ko sa dito, radio. Yung dito, radio, TV. Okay. So, imbis na yung commission na ano na ibabatos doon, million-million na binabayad sa artista, binibigay na lang sa tao. Mm-hmm. At saka yung networking, kasi doon din ako nang galing, yun yung industry. Yeah, kaya nga, actually, hindi ka co-host ngayon.
subject matter resource, expert ano, ka ngayon. Oh, tatanungin kita rin mamaya. Akala mo, hindi ko alam. Hindi, ano lang. Nagpapaliwanag lang. Sige, sige. Hindi, isang okay. grupo ng mga tao, isang lupon ng mga tao na nagbebenta ng produkto. Mm-hmm. Tapos, ito yung tinatawag naming pinaka-epektibo dahil ito yung tinatawag nating word of mouth advertising. Apo. Great. Uh-oh. Kasi yung mga tao, mas komportable. Kunyari, ako nagkasakit ako, Carl. Kanyang, may kakilala ng doktor. Hindi ako pupunta ng ano, ng Yellow Pages tapos maghanap ko ng doktor. Correct. Ang natatawa, Carl, baka may kakilala ka naman doktor. O kaya, nangyayari yan. Carl, sino mag-aalaga ng skin mo? Bakit ganyan na edad mo, ganyan pa? Yun. Pag sinabi ko, adon, ayun. Yun. Pick up yun. Doon na pupunta lahat. So, pagka nag-refer yung tao, immediately, meron siyang makukuha. Ayun. So, parang ikaw ang gumawa ng sarili mong negosyo. Pero, hindi ba Chinky and RS and mamaya yung isa pa tayong subject matter expert kasi isa siya sa mga networkers. Yeah, Christian and Giselle. Si Christian and Giselle. Mamaya ha, kung magkano kinikita nila dito. Yan. Mamaya bibigyan tayo ng balata. Mamaya, ang tanong muna, pero networking had a bad reputation. Yes, yun. Nagkaroon siya ng masamang reputasyon kasi sabi nila sa Amerika tumakbo yung mga, may mga brands na tumakbo, sikat na sikat sa Amerika, pero hindi nag-work sa Philippines. Totoo yun. Bakit? Ba't nagkaroon ng bad reputation? Linisin muna natin ang bakura ng networking. Opo, yun. Basically, ang rason po kaya nagtayo po ako ng Front Row is para i-prove po sa mga Pilipino na hindi po lahat ng networking eh scam or masama. Kasi normally, ganun talaga, lalo sa mga kaibigan ko sa advertising na medyo mataas ang kilay. Pag sinasabi kong, nagtayo ako, meron ako networking, meron ako ganun. Ay, naku, scam yan. Naku, kalokohan yan. Naku, huwag mong gagawin yan. Parating ganun marinig mo. Kasi nga, hindi ko masisisi sila kasi napapanood nila sa TV, napapanood nila na rin sa dyaryo, sa radyo. Naloko si ganito, naloko si ganyan. Oo, mamaya. Oo, diba? Kayo din kita. It happened to me. Ayan, kaya naku, napakaganda usap. Ano yun? Oh. Ano po yun, kita? They used the name of my nephew. Okay. Ano binenta sa inyo? They were in, ano pong produktong binibenta? Tinapay. Tinapay. Tapos? Yung pandesal. Okay. Pandesal making. Oo, tapos? Tapos naka network. Ganun. Siyempre, ako naman. Ayan. Kaya? Nagpadala akong by Western Union. Ay, nako! Mahirap po yung ganyan. Kaya nga, meron. Kaya kami nandito po, pag-uusapan natin ng networking, yes. Hindi lang para makilala niyo yung Front Row. Mm-hmm. At maaring ma-consider ninyo isang pwede niyong pagkakitaan yung Front Row Network.